Coach Papa Benjo Penzon! Coach, kumusta? Lance Penzon! Tama, tama. Ikwento mo naman sa ating mga manonood ngayon, ano bang klaseng tatay si Coach Benjo? Tingnan, ano naman natin? Siyempre, nakaka-curious. Sabay tingin, eh. Pero, at the same time, parang nung bata ako, kasi idol ko na siya, eh. Tapos, nung, kahit yung looks, sabi ko, hanap, paglaki ko, kasi pobyo ko ni Papa. Ah, ganun! Di naman nagkakalayo, bro. Grabe ka naman. Ano, Coach? Nung bata ako, si Papa, ano yan? Ma-pimples. So, sabi ko, sana paglaki ko, ma-pimples din ako. Mga kapuwada, so welcome to our new episode. Yes, bago muna tayo magsimula sa ating podcast na ito, at bago ko ipakilala ang ating napakagwapong dalawang special guest sa ating Father's Day special, syempre saludo tayo sa mga ama na nagtataguyod sa kanilang mga anak. And good morning, good afternoon dito sa Doha, Qatar, and magandang gabi sa Manila. Okay, so let me introduce my guest. Okay, ang ating unang-unang guest na papakilala ko muna ay isa siyang hardworking father, syempre. Isa siyang Philippine MMA pioneer at kilalang kilala. At kung nag-MMA ka sa Pilipinas o isa kang fan ng MMA sa Philippines, dapat kilala mo siya. Okay? He is a veteran of Philippine MMA sa community natin. At the same time, a purple belt of Atos Jiu-Jitsu. Walang iba kundi ang idol kong poging-pogi, Coach Papa Benjo Penzon! Coach, kumusta? 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 Maraming salamat. Iyon, okay. Maraming salamat. Okay. At ang susunod, syempre, kung pogi ang ama, pogi rin yung anak, syempre. Isa siyang martial artist din at also a purple belt from Atos BJJ Philippines. Walang iba. Syempre, mas pogi pa rin yung tatay daw. Pogi rin naman. Si ating brother, Lance Penzon! Bro, kumusta? Kumusta? Maraming salamat, ha? Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak. Gusto ko lang talaga din i-take yung opportunity na to para sa mga... Hindi lang naman ito yung ano, kumbaga, Father's Day special. Kasi nakaka-inspired, mga kapuwada, yung bonding, eh. Yung pagkaka... sundo nilang magtatay. Talagang sabi ko, sana pag lumaki yung anak ko, ganito rin kami ka-close, di ba? Pero sa ngayon, kailangan muna nating magtrabaho, eh. Medyo masakit yung ano, malayo, pero lalaban tayo. Well, anyway, Coach Benjo and Lance, kumusta? Kumusta? Kumusta po ang buhay? Okay naman, Coach. Yun, nakamusta ang inyong training. Okay, okay. Si Coach Benjo, parang pabata ng pabata, Coach, ah. Pabata ng pabata. Tsaka bilib ako dun sa mga specific na mga pinopost nyo, Coach. Maraming salamat sa pag-i-inspire. Tsaka kay Lance din, no? Oo, maraming. So, okay. Bago natin yan ito, okay, start lang tayo, Coach. Komportable lang. Ano lang tayo, nagkukwentuhan lang, okay? Hindi natin kailangan masyado ng ano. Gusto lang natin i-share, di ba? Kung paano ba ang isang MMA fighter, okay, paano ba siya maging isang tatay? Kasi ang misconception about some MMA fighters daw is para daw tayong ano, nakakatakot daw. Pero hindi naman. Tayo nga yung pinaka-safe sa mundo, eh, 'di ba? Kasi hindi tayo lumalaban ng ano, ng basta-basta, 'di ba? Mas disiplinado dapat, eh, 'di ba? 'Yun yung ano. So ito lang, Coach. Sige. Simulan natin sa iyo, Coach Benjo. Sino ba si Coach Benjo? Saan ka ba lumaki, Coach? 'Yan. Kwento mo naman sa amin yung iyong pagkabata. Yun lang, konti lang. Yeah, hello to all the viewers of Porrada Talks. Yes. And yes. Yes. Pag-ilit sa Coach Benjo, Coach ano ko,
ubong kondo kami. Uy! Pinanganak ako. Yes. Yes. Pinanganak sa Tondo. Saan sa Tondo, coach? Sa may gagalangin, coach. Ah, kasi Tagaraha, matanda kami, coach, before. Ah, okay. Malapit sa simbahan. Moriones ba to? Wala naman, sige. Malapit lang. Yun. Yun nga, yung father ko, dati yung national team ng archery, tapos naging coach siya ng national team. Ooh. Ng archery. Mm-hmm. So, na-employ siya ako maging player na archery. So, ah, archery. Nag-start ang pagiging athlete coach hanggang sa... sabi ko, medyo na-board ako sa archery. So, saan school coach? Sorry if you don't... Martial arts. Saan ka nag-archery na school? Saan school ka? Rizal Memorial Coliseum. No, kasi mga Philippine team na. Ah, okay. Sorry. Philippine team pala. Sorry. So, ayos. So, yun pala, meron ka na talagang competitive na ginagawa talaga before. So, medyo na boring si Coach Papa Benjo. Oh, no? Hinahanap-hanap mo yan. Okay. So, nung nagma-martial arts coach, ano yung parang una mong natutunan or anong mo yan? Yung pinasok niya ako doon kasi yung nag-archery ako, meron taekwondo gym yung mga pinakitin ako. Si Pato, nung gagawin. Oo, tumetra na ito. Numininja. Sabi ko na, mag-martial arts gusto ko. Okay. I-try taekwondo. Tama, no? Buti naman sa yung pong daddy nyo, Coach Benjo, at least sinuportahan talaga kayo sa oo, tama. Okay, ayos yan. Well, anyway, kay Lance naman tayo. Lance, kumusta? Ikwento mo naman sa amin, ano ba si Lance nung bata pa siya? Anong klaseng bata, 'di ba? So, kwento lang, konti lang, bro, para maano ka naman sa mga fans mo. Okay. Pinag-try ako nung mama ko mag-badminton naman. Okay. Medyo extreme nga yung MMA or the okay. Na ginagawa ni Papa. Mm-hmm. Tapos, pinag-badminton niya ako. Badminton training. Mm-hmm. Tapos, pag umaalis siya, hindi niya alam. Mm-hmm. Inaaya ko na lang yung coach ko mag... Sabi ko, coach, ang boring na to. Maglaro na lang tayo dalawa. So, hindi ko rin nakasusunod yung mga drills ng badminton. So, lahat naman talaga nagsisimula sa ano, no? So, Coach Benjo, ano ba si Lance nung bata? Ano ba siya? Makulit ba siya? Ano ba? Lalaki eh. Panganay mo ba si Lance? Panganay ko. Pari dalawa lang yung ano. Ah, okay. Ilan taon na ba si Lance niya? If you don't mind, brother, ilan taon na? Ah, o naman. Pero, yun nga. Guys, first time nyo to mama. Nako coach, patay paano pag sa anniversary? Nako. Kay Ma'am Riga, paano 'yung pag tinanong ng anniversary? Well, anyway, alam mo 'yon coach, ito i-share ko lang ha. I-share ko lang muna sa inyo bago ko pumunta dun sa susunod na tanong ko. 2016, nag-compete ako, ewan ko natatandaan niyo pa 'to. 2016 nag-compete ako sa Tough Guys. Yung close combat. Doon ko kayo unang nakita. Sabi ko nga, baka feeling ko magpinsan lang kayo eh, or ano. Tapos nakita ko yung team niya, napaka-organized. Tapos nakita ko yung bonding nyo, na sabi ko, grabe itong magtatay na to. Sabi ko, magtatay pala to. At hindi lang yan, mga kapuwada, ha. Inuwi nyo lahat ng mga trophy. Buti pa natira pa sa akin. Buti na lang, 150 kasi ako lumalaro pataas. So, kami nila Arvin yung naglaro nun. So, buti na lang, ano, kasi parang, ano, nalimas, coach, eh. Nalimas. Pero ang ganda, ang nakikita ko kasi doon yung bonding nyo, eh. As in, pag kinocoach mo si Lance, kinocoach ka rin ni Lance, di ba? So, parang sabi ko, bihira tong ganito. Kasi I watch a lot of fighters and then doon sa mga anak nila. Iba yung way, eh. Hindi sila parang, though, kudos din naman doon, like, kay Charles De Tomas and CJ, 'di ba? Nandun pa rin yung authority ni Charles na siya yung nagco-coach talaga. Unlike sa inyo talagang kung sino'y nakasalang nagtutulungan, no. Yun yung maganda talagang nangyari. Kaya ayun, grabe, namakyaw kayo. Minakyaw niyo lahat. Syempre, pero at least ano rin yan eh, nakuha rin dun sa training ninyo. And then, yun na nga, coach. Ayan. Paano kayo nagsimula? Ikaw muna, Coach Bench. Paano kayo nagsimula mag-martial arts? Di ba, yun? Kinukwento mo na.
na nag-try ka mag-taekwondo, ikwento mo naman sa akin yan, sa ating mga manonood. No? Yan, coach. Nung nag-taekwondo na ako, mm-hmm. napasok ako sa varsity team ng ano. Isu-shortcut ko na. Sige, coach. Anong kaya ko, kinarin ko yung taekwondo, pero napapalot ko na yung ano, UFC 1, yung kay West Gracie. Okay. So may mga pages, tapes ako na binibili sa squadron shop sa May Green Hills. So, gusto ko pa nga nakita yung poster ni Erwin Tagli. Sabi ko, maglalaban ng MMA sa clinch. Sabi ko, first time to ha. Okay. My so bibili ako ng bitch. Sabi ko, okay, ito sobrang cool. Si Hoy's Crazy, tinatali yung mga yung mga bodybuilder na malalaki. Ibang part. Tapos nasasabi niya. So sabi ko, try ko kayo mag-jujitsu naman. Okay. Ko, eh. Anong year to, coach? Ko kasi pala, sorry. Pero Erwin Tagle. Okay. So Erwin Tagle isa. Okay. Ito nga 'yun, coach. Actually, nakausap ko or na-guest ko dito si Professor Gilbert Ombaw na siya kasi. So he's a good friend of mine. Magkasama nga daw kayo sa Yawian, no? So, yun talaga. Yun yung mga, ayun, mga kapuhada, hindi pala muna talaga nag-subsport si Coach Benjo. Siya yung nag-hybrid yaw yan muna, Coach. Tama ba? Hybrid yaw yan. Tuloy ko lang ako siya. Tapos na-meet ko dun si Mike Banayan. So, yun yung URCC champion. If I'm not mistaken, featherweight ata siya nung time na yun. Okay. Tapos sa akin, nagko-crossplay sila ni Coach Henry. So, kung nakilala kay Mike. Si Erwin Tagle. Si Coach Erwin. Okay. Actually, yung South Sports talaga is actually napaka well-rounded ng athletes nila, no, coach. Yes. Specialize on the no-gi side. Parang grabe rin yung lineup nung team na 'yan. Kahit sino yata. Yung subsport eh. Parang talagang pang-submission grappling talaga. Ang idol ko dyan, coach, eh, sana nanonood siya. Kumusta mo na lang ako si Maki Fabis. Idol ko yan. Idol ko yan. So, as in... idol yan. As in, idol siya. Mukha lang siyang may swag talaga, pero mabait na tao eh. Okay siya. Yes, of course. Yeah. Okay, mapunta tayo kay Lan. So, sabi mo... badminton. Badminton nung una. So parang sabi mo, parang naghahanap ka rin ng extreme. Parang syempre, like father, like son. So sige, kwento mo nga sa amin, Lance, kung ano yung unang experience ko. Kasi nung nag-start niya ang turuan, dahil nga may hika ako, apat kami magpipinsan. Tatlo kami magpipinsan. Tapos yung dalawang pinsan na yun, lagi akong sinasubmit kasi nagpapadminton ako sila, nagtitraining sila nila papa. Okay. Okay. Tapos, yun, nag-compete yung pinaka, nauna nag-training sa amin, si Kuya Bong. Nag-compete siya wrestling, no-gi. Siya yung pinakauna nag-compete sa amin. Nag-panisha pa siya. Tapos, lagi nila akong sinasubmit, tapos pag sinasubmit nila ako, coach, umiyak ako kasi parang, bakit hindi ko sila natalo? Nagugutom ko yung mata kasi sinasubmit siya. Tapos, hanggang sa kinarir ko rin, coach, ang ginawa ko noon kasi sabi ko yun ako noon eh, nung bata ako eh, talagang ikain na typical na ano. Tapos yun, dumating sa point na kinarir ko, nag-secret training ako mag-isa, nagpapawis ako mag-isa. Kumbaga nag-grind mag-isa. Tapos kumayat ako, yun. Hanggang sa nasabit ko na rin sila. Yun. Ano bakit din ako, coach? Pero coach, ano lang ah, yung si Lance kasi. Although marunong siya, tsaka magaling na siya nung time na yun. Nung sa school, inaaway siya, binibuli siya, hindi niya pinapatuloy. Tama, yan ang good mentality. Kaya niya. Kasi saludo. Alam niya, mas agabiyado sa kanila. Tama yan, brother Lance. Nung time na yun kasi, high school pa ako nun. Ang ginagawa sa akin ng bully, binabangga ako bigla. Totoo yun, mahirap talaga. Typical na kaamon siya, na bullying. Kasi alam nila na nag-train ako eh. Pero hindi pa ako nagko-compete nun. Parang pressure pa lang ata ako nun. Binabangga ako. Tapos
lagi sinasabi sa akin ni Papa, huwag mo nang patulan, sumbong mo na sa teacher. Walang masamang magsumbong sa teacher kung ganun lang naman din. Kasi hindi sila mapatulipan. Totoo. In fairness naman, ano? Ano mapapala mo pagka pinatulan mo yung bully, di ba? Tama. O, ano, kung magulpi mo siya, may makuprove ka ba? Yan ang mentality. Yan talaga dapat. Kudos sa'yo, Coach Benjo, dahil dyan sa ganyang ano mo sa kanya. Well, sige bro, tuloy mo, sorry. Wala naman lahat naman tayo ganun kasi sa martial arts discipline na kalabi. Kaya... Tapos yan, Coach, tuloy ko lang. Dumating yung point na... Yung, kasi dadating naman talaga sa point na hindi mo na mapipigilan. Totoo. Ay, ganang binabully, ganun. Totoo. Tapos, sinasabi pa niya sa akin na, ano naman kung nag-martial arts yung father mo. Hindi naman ko yun. Kinaganon ako. Okay. Walang patal, Coach. At least, diba? Nakakaiwas, oo, totoo yan. Yun talaga yung tolerance, no? Na ganyan. So, yan, Lance, nakukwento mo na ganyan na magpangaral sa'yo si Coach Benjo. Ikwento mo naman sa ating mga manonood ngayon, ano bang klaseng tatay si Coach Benjo? Tingnan, ano naman natin? Siyempre, nakaka-curious. Sabay tingin, eh. Para magkapatid lang eh, no? Sige bro, kahit konti lang naman. Ano yan, Coach? Si Papa. Kasi nung bata nga ako, ikain ako. Doon nag-start yung lahat. Tapos, lagi niya akong inaaya ng mga 5 o'clock. Nung mga team result ako na, gusto mo, kapang buhay ka na ikain. Mag-jogging tayo, sama ka sa akin, 5 o'clock. Gising ka, sama ka. So, ang ginagawa namin, Coach, kasi yung meron dito oval sa aming kawayan, i-jogging siya ng mga 1.3 kilometers something yung ano na yun, oval eh. Pagdating ng mga 600 kilometers, titirik na ako kasi bata pa ako. Tapos, chubby boy nga ako. Okay. So, yun, pinipilit ko sumaba eh. Tapos, sasabihin niya, i-push mo kasi kung hindi mo ipupush yung sarili mo, hanggang dyan ka na lang. Hindi mo makawawala yung pagiging hikain mo. Ah, nice. After mga ilang years, mga 3 years, yun, nawala yung hika ko, Coach. Yun, kaya, yun naman talaga. Kaya nagpapasalamat. Tapos, si Benjo Penzon, pag sa bahay, maano siya eh, Coach eh, makakalimutin. Kahit yung... Matry mo na sa allowance. Ay, Coach, ano naman? Makakalimutin sa allowance. Tapos, hindi, pag inuulit mo, ulit mo. Pa, di mo pa ako nabigyan. Okay. So, si Papa, kasi pag mag-ipo ng tiglilima, minsan nakukusan siya ng tigbebente doon. Ako kumuha nun. Kaya ako kasaya ko yun. Pero, mas galing talaga kami sa mahirap na pinagdaanan namin sa pagkakawa, sa pagdi-detailing ng kotse. Tapos, nagtuturo pa kami ng MMA sa gabi. Mahirap ang graduate, yung pinag-graduate niya, siya rin ang nagtrabaho. Grabe, no? Grabe. As in, dapat talaga, iyan ang i-treasure natin dun sa mga, lalo na ngayon sa mga manonood, yung hardship ng parents natin para mabigyan tayo ng magandang buhay, na itawid tayo, diba? Bibihira eh, lalo na ngayon, ako, ang fear ko, diba, Coach and then Lance? Hindi naman fear, kasi... Hanggang ngayon, siyempre ako, nagpaplano na ako in the near future na gusto ko rin mag-for good din sa Pinas. Kasi ayoko naman lumaki yung mga anak ko na na walang ama. Diba? Masakit din para sa akin, Coach Benjo, nagtuturo ako ng bata dito pero mga anak ko hindi ko maturuan. Naiiyak ako. Magandang way din yung ginawa mo, Coach, kasi para sa kanila yun. Oo. Sacrifice ka para sa anak. Totoo, Coach. Bayani kayo, Coach, kayo yung mga bayani. Oh, salamat. Oh, maraming... Kasi nandititin ko siya namin. Oh, sabagay. At least, ko, na-establish kayo. Nung panahon na nag-in nga, panakin ko kanya ni Papa, pag nag-car wash kami, minsan may time na sinasabi niya, mag-abroad na nga daw siya. Tapos, syempre, kami magkapatid. Ako, iniisip ko para sa kapatid ko. Parang mahirap nga naman na umalis yung father mo na wala ka dito. So, ang ginagawa ko, tinutulungan ko siya para makapag-aral ako, gano'n. Kailangan namin magbukas na isa sasakyan para may bakon siya. Mga dalawa kasi isang daan isa.
Grabe, tapos, no? Mahirap ang car wash, coach, eh. Mahirap. Naging sideline ko rin yan, eh. Oo. Oh, mahirap talaga. Kasi mahirap. Tapos pag medyo maarte pa yung customer, no? Diba? Pero well, anyway, dun mo ma-appreciate yung hardship, eh. Oo, oh, totoo, totoo. Diyan din sa may kawayan yan, coach, yung inyong... Makayak na lang, eh. Totoo, coach. Mm. Oh, ah, nice, no? Okay, another question. Ang setup nun, mm-hmm. car wash, mm. Hindi ko na doon yung mga napa-car wash. After noon, mga 6 o'clock lang magsasarado na kami. Ah. Sasali ko yung car wash, doon naman yung gym namin. Ito so, yung fitness camp ba? Ah, hindi pa ko. Ah, hindi pa. Tapos yung fitness camp, yun yung isang bahay namin dito rin na lang. Ah, okay, okay, okay. Ayun na nga lang, so habang lumalaki ka, nakita mo, syempre, yung time na yon na lumalaki ka, ito yung pausbong yung karir ng isang Benjo Penzon. Ano yung nararamdaman mo pag nakikita mo si papa mo? Kasi by that time, ang URCC or yung ibang fight leagues is ring pa, diba? So, ano yung nararamdaman mo nung nakikita mo siyang lumalaban sa ring? Yun, coach. Syempre, yung reaction ko bilang nung bata noon, kasi parang mga first laban niya, yun nga kay Sir Winnie Padernan, 10 years old. Ow! 10 years old ako. Winnie Paderna. Pag-uwi niya, naka-shades. Naka-shades siya. Sabi ko, shout out Winnie Paderna. Bakit natutulog ka ng naka-shades? Tapos pagtanggal niya, puro black eye. Oh, grabe kasi yung kamao ni Winnie Paderna. Grabe. Tapos coach, ano, para siyang si Hellboy, meron siya dito. Hellboy. Dapat take siya. May mga tayo dito. Tapos yun. You are CC, pero no? Hindi naman ako. Pero yung reaction ko nun, coach, nung, kasi, syempre, tatawagin mo agad yung mama mo after nung laban ng papa mo, eh. Kasi, ang palabas nun, parang delayed telecast pa sa RPN9. Yes. So, tinatawag ako si mama, ano ma, kamusta? Ganun. Okay naman, bro, ganun. So, syempre, ang ginulti ba ni papa? Ganun, syempre, yung reaction mo, bata ka, eh. Okay naman, bro. Tapos, yun, pagdating ko, pupa, bakit ka naka-shades? Yan ang gano'n. Reaction ko. Pero, at the same time, parang nung bata ako kasi idol ko na siya, eh. Tapos, nung, kahit yung looks, yan, sabi ko, hana, paglaki ko, kasi bobby ako ni papa. Ah, gano'n. Di naman nagkakalayo, bro. Grabe ka naman. Ano, coach? Nung bata ako, si papa, ano yan, ma-pimples. So sabi ko, sana paglaki ko, ma-pimples din ako. Kasi sana paglaki ko, ma-pimples. Hindi ko alam eh, coach eh. So, sabi ko, habang tumatanda ako, coach, sabi ko, nakakabadri pala mo parang ng pimples. Lagi ko dugo. Okay, ayos. Pero coach, ito ah, maibalik natin dun sa sinasabi natin. Na-research ko nga yan, yung Winnie Paderna na yan. I think ito yata yung hindi na siya naging nagba-boxing, no? Nag-transition na tayo into mixed martial arts, tama ba? Yes, coach. Ano na siya? Actually, yung champion nun si Brother Louis. Ah, shout out kay coach Louis. Sanggalang, ayan, yun yung mga... Siya yung tamalo kay Winnie, kaya sa parang champion niya yata siya. Ah, okay. Yun na nga, Lance, so nakikita mo na ina-idolize mo nga yung father mo, at hindi naman talaga malayo mangyari yun, lalo na kung yung mismong tatay mo sa'yo, hands-on sa'yo. So wala kang makikita na pwedeng maging paggayahan ng sarili mo, kundi yung tatay mo, kasi the way siya magpalaki sa inyo. So talagang okay yan. So ito na, dumating ba sa point na sabi mo sa sarili mo, parang gusto ko rin sundan yung yapak ni papa? Hindi naman sa mixed martial arts or like sa jiu-jitsu or something like that. Na ano mo ba siya? Parang naisip mo na gusto mo na rin sundan yung yapak ng daddy mo, Lance? Ano yun, coach? Maging father ba? Hindi ba? Yung ano? Hindi. I mean, parang nung nakikita mo na siya na lumalaban siya, he is into martial arts, he is into nogi and gi jiu-jitsu. So, kailan mo naisip yun na, okay, ito rin yung gusto kong gawin? Ganun. Ayun, coach. Nung naisip ko yun, nung second
mm-hmm. na tinatawag ko Benjo. Mm-hmm. Yun yung first time ko, yun rin niya ako mag, more on lift. Magli-lift ako tapos, mm-hmm. pero ang nililift ko yung siya rin. Nililift ko siya, ganun, tapos, mm-hmm. sabi ko pa, parang gusto kong mag, ako mismo coach, sinabi ko sa kanya pa, parang gusto kong sabay tayo lumaro, parang ang ibang experience naman. Para sa akin, coach, kasi gusto ko rin, mm-hmm. Sa future mag-MMA, kahit amateur lang, ganun. Gusto mm-hmm. kong mag-no-gi. Sabi mm-hmm. niya kasi, try ko muna pa isa-isa. Kasi pag nag-MMA ka agad, mm-hmm. eh, lahat na yun eh. Mm-hmm. Kailangan mo i-train lahat. So, ang ginawa niya sa akin, mm-hmm. Tinrain niya muna akong mag-jujitsu. Hindi pa mm-hmm. kami nagiging nung bata ko, coach, eh. Nagiging kami parang, kaka-graduate ko lang ng high school. Parang later so, part. First time ko nag-compete, second year high school. Mm-hmm. Nagpanay siya ako, pinag-try niya ako. Tapos, yun, naka-silver ako nun sa juvenile. So, juvenile, oo, oh, pagbata juvenile. Eh. Tama. Nice, nice. Presto ako, coach. Tapos, sabi ko, sarap mag-compete pala. Oo, oh, oh, iba yung rush, no? Nag-Muay Thai naman ako. So, na-experience ko na both, yun na lang yung MMA na lang. So, yun na. Eh, at least, tignan natin ngayon. Baka pwede na yan ngayon. Kasi, syempre, bata ka pa naman. Di ba? Ano ba sa tingin mo, Coach Benjo? Pwede na? Ano? Coach Jobin kasi si Ellie ngayon. Sobrang busy. Lalo na na-graveyard siya eh. Oo nga eh. So, oo. Para, yung pagte-training niya nga, parang sinisingi ito talaga eh. Mahirap sa kanya. Takot na siya, tapos magkatrabaho pa overnight. Totoo yan, yung paglalo na pag graveyard, oh, pag graveyard talaga, ang hirap niyan. I remember, coach, pag ako, after ko ng shift sa call center, kasi 9 years ako dyan eh, sa BPO. So para matustusan ko yung martial arts ko, hindi naman ako libre agad sa sprawl nun eh. Syempre, kailangan ko munang mag-training ng matagal. Si Coach Gilbert lang ang naglakad sa akin na maging libre ako. Garoon mo, nagtitraining ako, 9 a.m. ang training namin. Oh, morning. Kahit puyat na puyat ako, alam mo yung Google Pay na pa niya. Siya bagong, may tulog siya, maayos siya. So, ako. Doon ako na-develop din eh. No? Ang hirap, so kailangan mo lang talagang isingit. So siguro darating din naman yung time na talagang maano rin, maayos din naman yung, as of the moment talaga, at least may trabaho muna si Lance, no? Para just in case, maano rin naman. Oh, chill lang. Oh, babalik yan. Kumbaga, yung universe na yung magdidikta kung paano ka makakapag-insayo. Magugulat na lang. So, yun na nga. Kay Coach Benjo tayo ngayon. Coach, saan ka una pa lang naglaro ng mixed martial arts? URCC na ba kagad? Or ano? Or may ibang organization? Kwento mo naman, Coach, paano yung naging path mo dito? Kahit brief lang na ano natin. So, galing ako sa hybrid yung yan. Tapos, nag-screening ako para makapasok I mean, event. Yung sa main card. Yeah, main card. Okay. Main card. Mm-hmm. Tapos, yung screening nila sa red, ano ba yun? Sa may red na. Sa may, ano, Pakati, yung kay Chief Alvin na nila. Mm-hmm. So, kalaban ko doon, first time ko, hindi ako marunong masyadong mag-boxing. Mm-hmm. And doon na hila ako. Tapos, sipa-sipa. Mm-hmm. Kalaban ko, Muay Thai na bodybuilder, laki ko katawan. So, unang bida yan, tinamahan ako sa ilong dugo, take down ko. Sa napagod siguro siya, na-choke ko ng front choke. Mm-hmm. Yung nalalo ko, nakapasok ako, nakalaban ko, nasipan na yun na. Tuloy-tuloy na ako doon sa URCC, mga nakatatlong labo ata ako. URCC tapos sa ibang organization. Sa laban mo, coach, sa URCC or any MMA career, meron ka bang hindi malilimutan laban dyan? Kung sino yung pinaka-significant na tumatak sa'yo na grabe, nahirapan sa talaga ako. Sa buong career na, coach. Dalawa, coach, yung kay Willie Padilla na. Kasi okay. Doon ako natuto, doon ako nag-improve. Yun yung first MMA fight ko. Posible. Tapos yung muli, yung retirement ko kay Pidalalo. Coach, ano yun? Kami yung training partner ni Miguel noon. Grabe rin naman, coach. Pag nagtitraining talaga si Miguel, talagang pinaghandaan ka rin talaga, coach. Hindi mo masasabi na ano talaga. Parang feeling ko... Nag-training siya. De, ano siya, nag-training siya at least mga, siguro mga 1.5 din yun. Kasi nagulat ako. Sabi ko, sino kalaban mo? Kasi coach ko si Miguel ng wrestling. Siya yung nagturo sa akin. Then si Carlo Cagastian, yan yung mga naging ano. Siyempre, Coach Carlo Sevilla. Carlo! Ayan, tapos,
nung nag-training kami, sabi niya, grabe, ano talaga coach, pagdating sa ensayo ni Miguel talaga, hindi, nag-all out talaga siya. Kasi alam niya, hindi rin biro yung kartada mo, coach. Alam naman namin yan, sabi. Kahit si Coach Lario nun, sabi, Benjo Penzon is still Benjo Penzon. Hindi natin pwede, ano to. Kumbaga, gawin na natin lahat ng ano. So, naging maganda rin, coach. Ang ganda nung laban nyo na yun, eh. Ang ganda. As in... Technical, mas pogi na siya ng office. Taan na nung pero oh, napakabait na tao. Kabait na tao niya ni Coach Miguel. As in, wala akong masasabi diyan sa personality niya. As in, napaka down to earth niya. Alam ko nag Philippine team yan coach eh ng freestyle eh. Na ganun eh. So, yun na nga paano mo ito kay Lance? So, ito na, sinabi mo na sa sarili mo na anong year na talaga o anong taon ka? Nagsabi sa sarili mo na, ito na, itutuloy ko na talaga to kahit ano pang, ito na yung gusto kong gawin. Ano na yung nagsabi sa nung nanalo ka ba sa Pan-Asian, ito na yung sinabi mong dahilan, ito na yung sinabi mo sa sarili mo na, ito, itutuloy-tuloy ko na to kahit na anong mangyari. Oo, coach, kasi nung panahon na yun, sabi ko, uy, not bad. Kahit na first time ko mag-compete, maka-7 days agad ako. So, sabi ko, parang ang sarap sa feeling ng parang nanalo ka. Tapos, yun nga, at the same time, yung father ko yung kasama ko. Tapos, umukay pa kasi nawala yung hita ko lalo. Oo, kasi so, naging ensayado ka. Diba? Kaya, yun naman din. So, sabi nga natin, di ba, Coach Benjo, nabanggit mo dun sa iyong, ano, yung unang team mo pala is for the 3Vs, hybrid yaw yan. Kwento mo naman, paano ka nag-transition into sub-sports naman? Paano mo siya? Kasi yung time na yun, nag-i-dribig ako si Matt and Irving. Mm-hmm. So, nakikrox-train ako sa kanila. Mm-hmm. So, marami silang may-share sa akin ng mga techniques. Mm-hmm. Sobrang, idol ko yung mga yun eh. Kapabayot ng mga, parang magkakapatid ko rin sa'yo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Naalam naman ni Coach Henry yun eh. So, yung time na ipat ako sa support. Nasa puso ko pa rin naman yung hybrid job yun. Oh, parang si Coach, correct me if I'm wrong, Alan ko is nag-hybrid yaw yan din ba? Alan ko? Oo, galing. Bago siya nagpunta kayo. Ah, okay. So, ang dami rin pala talagang ano, no? Fighters ng hybrid yaw yan, no? Na na-develop din. Actually, kahit yan sila Nicholas man, alam ko, galing sa kanila yan, eh. Na... Ah, oo, tama. Eto, maano tayo kay, ano, kay Lance. Curious lang ako. Nung bata ka ba, Lance? Siyempre, isang ordinaryong bata. Minsan, nadidisiplina tayo ng tatay, diba? Totoo yan, totoo yan. May hindi ka ba malilimutang pagkakataon na nagalit sa'yo si Coach Benjo o napagalitan ka niya o napalo ka ba niya? Ano, parang ordinaryong bata. Tingnan, ano bang natatandaan mo? Nung bata kasi ako, kulit ako, sobrang kulit ko talaga. Mm-hmm. Pero hindi naman yung kulit na nakakasakit. So, ang gagawin niya ni Papa sa akin, kuha ng ano yan, ng pamalo. Kung ano makita niya, yung sinturon, gano'n. Pero hindi naman niya pinapatama yung bakal, coach. Yung mismo ano lang, leather lang. O kaya minsan yung yantok. Parang pang-arnes, gano'n. Papaluin niya ako gano'n. Tapos, basta matulog ka. So, after noon, pagising ko, gano'n pa kita? normal naman eh, normal. Coach, actually kung hindi niya ako dinisiplina ng ganun, feeling ko, bad boy ako eh. Kung hindi ako na-disiplina ng tama ng father ko. Tapos yun, after ko, pagka magigising na ako, lalapitan na ako niyan, susuyuin na ako. Yun naman talaga dapat. Kasi kailangan ipaunawa rin ng magulang kung bakit niya ginawa yan. Alam niyo mga kapuwada, lalo na doon sa mga anak, I like to take this opportunity. Kung napapalo natin yung ating mga anak, dun sa mga anak naman, kung masakit yan, palo na yan, mas masakit sa aming mga magulang ang nakakapalo kami. Kasi ayaw namin yun, pero kailangan namin gawin para madisiplina, di ba, coach? Yun naman talaga dapat ang... Kasi depende naman kung paano mo paluin yung bata. Oo, parang ano lang naman, Mike. Oo. Ako naman yan, bihira rin talaga ako, coach, mamalo, pero ako kasi as much as possible, ako kasi yung anak kong babae,
mag-18 na. So, hindi na ako pwedeng paluhin. Hindi ko na rin. Kasi pag babae yung anak ko. Oo, ang hirap na. Hindi na rin natin masabi na baka minsan, yun na, may dadalo dyan or ano. Siyempre, parang ang tatak niya, oh, yung tatay niyan, ano, ganito. Kaya mo ba? So, parang, sabi ko, hindi naman ako, ano, sabi ko, okay lang naman as long as hindi nakakalimutan yung, ano, pag-aaral, di ba? Eto yan, sa inyong dalawa to, coach, na tanong ko, hindi naman sekreto, no? Ano ba yung mabibigay niyong payo dyan sa mga magulang? Na kayo, napapanatili niyo yung closeness niyo, eh. As a family, hindi lang kay Lance, di ba? Pati rin din sa isang anak mo, di ba? So, ano yung nagiging sekreto ng isang Benjo Penzon? Bakit ganyan kayo ka-intact? Ganyan kayo ka-close? Ganyan yung ano ninyo? Ako, siya yung naging instrumento kasi na yung martial arts. Okay. Naging close kami lalo. Mm-hmm. Kasi yun ang batting time namin eh. Oo. Siyempre, yung pagmamahal, yun yung sekreto talaga. Pagmamahal yung anak, kahit ano pa, kahit ma-age gap kayo or malayo kayo. Mm-hmm. Talagang nagawa kayo ng time para mag-banding. So yun sa amin, naging instrument namin yung martial arts. So kami na mag-banding, nagyayakap pa kami, nalalaman. Alam mo ko yung mga hinalakit niya, mga problema niya. So hanap kayo ng outlet. Kung saan kayo medyo... Martial arts, sa ibang paraan. Ayun na nga, coach. Ito, kay Lance. Ito, curious din ako. Paano ba si Coach Benjo makipag-roll sa'yo? Anong klase siyang ka-roll? Nag-roll ka? Okay, dyan, Coach, pagka alam niya yung mga nakaka-injure, hindi siya sa dyan nag-explode. Unless sabihin niya na, Eli, gulpin mo ako. Pagka sinabi niya yun, nag-explode na talaga ako. Take-down. Di ba sabi niya kanina, idol niya ako? Ngayon siya na yung idol ko. Oo, oh, iba na rin yung mga breed ng talent, no? Gustong mag-gauge nung tao yan, syempre si Papa, kahit na father ko yan. May time din syempre na gusto niyang mag-gauge yung cardio niya, okay ba siya ngayon? Lagi niyang inaano sa akin yun, gauge, gusto ko mag-gauge ngayon eh. Explode mo ako, gulpin mo ako. So, kasi iba yung bata eh, iba rin yung sa'yo. Oo, iba na. Sa totoo lang, kuchi, totoo lang. Totoo lang yung mga dito, yung mga actually coach, sabihin na nila na mapili ako ng ano kalaro. Kasi syempre nagtatrabaho na ako. So kung mapilay ako, wala namang magana sa akin. As much as possible, iwas ako sa white belt ng mga beast mode eh. Lalo na dito mga Arabon lalaki. So mahirap 'yan eh, mahirap din. Oo, so totoo lang ang May nag-advise sa akin, coach, kagaya natin. Si Chap, please shout out ko si okay. Sabi niya sa akin. Shout out. Sa akin lang, sa sport na to, kailangan kung paano mo mapaprolong yung katawan mo. Magagamit mo na hindi ka may injure na marami. Injure na ate. Kung paano mo siya magagamit in the long run. At least tama yun kasi ang hirap talaga ako sabi. Kala kasi nila madaling tignan yung BJJ pero yung, lalo na sa gi, it's a different ano, actually ako, no-gi ako nag-start, tapos na-transition ako into gi. Ang ano eh, sobrang magkaiba siya para sa akin. Na ang malayo eh, unlike yun nga eh. So like pag no-gi fighter ka, so the more na maganda yung wrestling mo, the more na mas advantage, di ba? Pero pag gi kasi, hindi mo alam kahit nasa ilalim, nandun yung advantage or ano. So yun nga, kay Lance, nag-aaral ka, di ba Lance, di ba, nung nag-aaral ka? Paano mo napapagsabay yung training ng maayos at saka yung pag-aaral? How do you keep the balance nung nag-aaral ka? Kasi coach, nung time na nag-aaral ako, syempre, may crush ka. Hindi naman mawawala yun eh. Yes. So, fit ka. Ayaw mo nung mukha kang hindi healthy. Yes, so, yes, yun, yes. After kong pumasok, mag-aral, gumawa ng assignment. Joke lang. Gumawa na ako assignment. So, o kaya, ang ginagawa ko, coach, mag-workout ako pag 2 weeks ko. Tapos, tutulong ako dun sa car wash. Tapos, saka ako mag-aral. Ganun yung ginagawa ko. Tapos, after nun, saka ako mag-playtime. Doon na rin. Yan, si Papa, lagi kami naglalaro nito. PS3, guys. PS3 kami. Inabot kami, coach, ng 3 o'clock ng madaling araw. Okay, school ako. Tapos,
Oh, buti. Kasi yung mga nagpapakalitan kami. So, dalawa na yung anak niya ngayon. Dalawa na yung sinasabi. Anak ko. Nice. Ang ganda naman nung ano natin yan, no? Kasi, paano ba sa'yo ito? Ito, Kocha. There was a time ba na, ito, ano lang naman. Kasi, syempre, lalaki yung anak mo. Syempre, nung start na nagbibinataan na si Lance, naliligaw na yan. Nagiging open ba siya sa'yo? Tungkol sa mga crush niya? Ako kasi nagtatago ako sa tatay ko eh. Seryoso. Ako tinatago ko. Naiya ako. Naiya ako kasi kapitbahay namin niya. anak ng kumpare niya yun eh. Oo, nalaman din naman. Pero hindi naman nagalit. Sabi niya nga, ba't daw ako nagtatago? Eh, yun na nga. Naku-curious ako kasi kalamitan ng ibang kabataan ngayon, coach, diba? Is hindi sila nagiging open sa ano nila. Pansinin niyo yung mga ibang napapariwara is they didn't have any good relationship sa parents. Kung bakit sila napapariwara. Kaya sila nababarkada. Kasi akala nila, yung mga barkada na napupuntahan nila is yun na yung tama. Diba? So, yun. There's one time ba, coach, na nagsasabi sa'yo si Lance na, Papa, ito yung ano. Eh. Dagdagan mo ba akong ko? Okay. Siya ano, high school, nag-ano siya sa akin. Pero ngayon, hindi ko siya tinatanong masyado. Kasi parang privacy niya. Oo, tama. Kasi hindi open sa akin, open din naman ako. Tama, yun. Yun yung tamang timpla doon. Sino bang mas, ano, pagdating daw... Sabagay, tama yun. Kasi, paano ba ano bang, ito, pag nagpapakilala ba si Lance na, alam mo, may girlfriend na si Lance, papakilala kay Ma'am Rica or sa inyo, ano yung, sino yung medyo mas ano, mas, syempre, kalimitan nata pag sa lalaking anak, yung medyo, yung mommy yung medyo, ano, no, protective. Totoo, di ba, Lance? Tama ba ako? Kasi mommy ko ganyan eh. Puging-pugi yung nanay ko sa akin, ewan ko ba? Para ako yung mabubuntis. Sayang mo yung kahirapan mo. Oo, tama. Kasi tama. Gusto ko makahihin muna siya. Magkano siya, Tama. At least yung guidance nandun pa rin, no? Coach Benjo, at least. Hindi, kasi yan naman talaga ang sikreto sa isang, sa isang relationship between the father and then the son. Na, yung constant communication. Well, anyway, coach, ito, meron akong mga ipapakitang pictures, no, sa inyo na para ano natin, iisa-isay natin. Pwede niyong explain isa-isa or ano lang. So, may ilalagay akong pictures naman dun sa makikita ng televiewers natin. So, try natin ito. Wait. Ito. Yan! Explain nyo nga muna yan. May abs ka dito, Lance, ha? Yan, coach and top, guys. Yan tayo nakasabay. Alam ko. Nakita ka lang yung video ka, may video ka, Coach, nakasama. Nakita. Nakasama ka, si Coach Calvin. Oo, kasi dalawa lang kami nagpunta. Siya sa super fight, ako sa regular. Sabi ko, Coach, huwag ka na sumali sa division natin. Sabi ko, doon ka na sa super fight. Ang pangit naman, sabi ko. Ikaw yung nagtuturo sa akin, tapos sa'yo ko gagawin yung game plan na tinuro mo kung sakaling swertehin tayo parehas. Diba? Ayun, so maganda yung... Sa below 150 yata ka dyan, coach, di ba? Tama ba? Sa oh, coach, nasa 145 bata ako, 149. Ako, coach, 130 beginners pa ata ako sa maling. Ah, oo. Kasi first time ko rin mag-compete after ilang years niyan eh. Coach, naka night fight siya dyan. All subs siya tayong... Ang dami yung laban niyan, ako! Apat-lima lang, coach. Apat-lima lang. Pero ang tatagal yung interval nun sa akin, madaling araw na tayo natapos niyan eh. Tapos kung makain kami ni Coach Carlo, hindi kami makakain ng maayos sa 7-Eleven kasi pagod na kami.
Alam mo yung, kumakaya kami ng siopaw. Sabi ko, paano ba ito? Sabi ko, ayun yan. Pero masaya to. Masaya to. Actually, Arvin, kaya, nandito rin. Ano, coach, ito, naalala ko nga pala. Yung kay Brother Drex ng Bangga, tsaka Arvin na Barong. Oo, oh, ilang oras to? Tagal nun, grabe. Isa't kalahating oras yun, di ba, coach? Ako rin niya ako, kape na ako dun sa ano, nag-7, ano ba yan, hindi pa rin ba tapos yan? Sabi ko gano'n. Kasi may isang tumitingin eh. Baka kasi, di ba, ma-default ka kung sakaling ikaw na yung tawagin, di ba? So, yun. Pero masaya to. Masaya to kasi parang best of the best din nandito na lahat din eh, no? Yung ano. Eto, ayan. Si Idol ano? Si... Shout out, si Jelly mula. Oo, si Ma'am Jelly. Oo. Mm. Opportunity yan para sa akin, opportunity maka-train yung mga champions na yan. Mm, si champion, oh naman, actually they have a good heart talaga. Tsaka skillful to parehas eh. At saka yung ito, maano ko nga si Coach Jelly, ano ito, isa to sa mga mabubuting puso talaga no, na he has a very good heart. She has a very good heart na tumulong dun sa mga kawa ano. Pero na busy ata sa this coming nung nag-election no. So tumakbo. Oo, pero at least nandun pa rin yung talagang ano niya. Pero sana bumalik pa siya ulit no kasi sa ano pa eh, pwede pa eh, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede pa. Pag ano. So dito to coach sa ano sa gym ni Jelly to, 'di ba? Sa Bulacan. Ah, okay. So, ito, next natin. Okay. Ayun na! Siyempre! Number one. Number one. Yan. Yan. So, ito yung napakatamis. Pero lahat ng picture na to, coach, may approval mo to. Sinend ko muna sa'yo kasi, siyempre, for your privacy. Diba? So, yan. So, yan. Yan. Shoutout sa may bahay po ni Sir Benjo. Yes, okay. Next natin. Yan. Ito. URCC. Ayan. Yan yung, ano, coach. Forgettable. Sa Araneta Coliseum. Ah, URCC na rin po ito, no, coach, no? URCC 7. Sino tong kalaban mo, coach? Na, ano? Tempta ko si Kinichigleman na yun. So, malaki tawa ka. Ah, okay. Pero dito coach, parang wala rin pagbabago, parang yung ano, batang-bata pa rin kayo. Parang hindi ka naman tumatandaan ba, sikreto coach? Happy life lang, no? Happy life lang talaga. Tsaka martial arts balance and then ano, relationship with the family talaga. Syempre Diyos, syempre. Next natin, eto. Italia. Oh, yan. Nakita. Coach, actually, nagbablog kayo ng parang yung competition niya. Pinanood ko yun eh. Yung The Road to Competition niya. Oo. Gustong-gusto ko yun kasi parang, ito yung tayo mga minsan, mga martial artists at the same time, mga nagko-compete. Kahit din ako minsan, coach, nawawalan din ako ng loob na. Minsan tinatanong ko sa sarili ko, kaya ko pa ba? So, pagka ganun. So, malaking bagay ito. Binabalikan ko yan, yung mga, yung vlog nyo. Yung mga vlog nyo, sabi ko, kailangan ko talagang yan. Kasi syempre, naghahanap din ako ng motivation, di ba? Na, sabi, well, everybody needs a coach. Totoo naman. Hindi naman tayo, porque... Kaya yung coach, eh, nagka-doubt siya kung kahit dumaman ko sa adult division. Mm-hmm. Sabi ko, try mo. Kasi pag dumaman daw siya sa ano, kasi ilan lang doon nakakarami, yung isa lang daw. So, parang hindi niya natin siya sa ano. Which is, I think naka-gold yata siya dito, coach, no? Gold to. Nice, ang ganda. Coach, ibang copy and coach, hindi yun sa vlog. Pero ito coach, Pan-Asians ba to? Kasi MOA pa eh, no? Pan-Asia, tapos Masters Division siya na lang. Tapos, nice, coach. Nice. Ayos. Talagang hindi pa, ang jiu-jitsu kasi para lahat eh. International Open. Nice. Dito mo masasabi ang BJJ para sa lahat eh. Para sa lahat naman talaga. Wala naman daw talagang sikreto sa BJJ ko. Just show up. Yun lang naman eh. Diba? Kahit no, submit ka ng pagkadami-dami ba yun, talon, bawi lang. Diba? Oo, matagal yan. Matagal. Sabi nga daw nila, hindi ka naman gagaling sa jiu-jitsu ng isang taon lang. Parang lifetime. Kaya, yun. Puso lang. Oo, puso.
Eto naman, next natin. Eh, yun o. No? Yun o. No? Ayan yung... Ito yung masayang moment para sa akin, Bruce, kasi kasama ko yung anak ko. Mm-hmm. Malabas kami yung pangalam sa labas. Yung time namin na medyo pleasure naman kasi more on hirap kami. Totoo, totoo. Kasi... Ito yung hirap na sa pagtatrabaho. As in, ano talaga, no? Doon mo masasabi, Coach Benjo, na talagang ikaw, is dinaan mo talaga sa grind, no? There's no shortcuts, di ba? Yung hardship, yun yung gusto kong maintindihan ng mga kapuhada natin dyan. There's no shortcuts in life, di ba? Ang isang perang hindi mo pinaghirapan, gagastusin mo lang naman yan nang walang katuturan. Pero yung isang pera na pinaghirapan mo, napawis mo, ewan ko, parang... Kahit na, ito, totoo yan, Coach, ha? Natatandaan ko dito, no, nagtatrabaho pa ako dito sa Qatar. Ito, hindi alam ng mga kapuhada. Kasi kala nila, pag nasa abroad, malaki ang, ano, ang kinikita. There's a one time, meron akong isang teammate dito, si Raffles, yan. Sa sobrang awa niya sa akin, binaragaluhan niya ako. Di ko na matandaan ko si Raffles o si Dennis Elazar yun. Sabi niya, niregaluhan ako ng brief kasi hindi ako bibili ng brief. Kasi nga, puro sa pamilya, di ba? So, yun yung hardship. Na inaano natin. Totoo yan. Sabi nga, anak mo, asawa mo sa'yo. Mahirap, oo. Dasal lang talaga ako. Chill lang naman talaga ang sekreto. Tsaka may mga times talaga din na pag ako nalulungkot, na nademotivate, tinitignan ko lang picture nila. Hindi ako tumatawag kasi minsan na ano ko na lulo. Ang kalaban lang naman talaga ng isang OFW pag Pasko. Para sa akin, ah. Yan yung mga occasion na itinutulog ko. Tinutulog ko talaga, Coach. Hindi ako nag, ano. Well, anyway. Next natin, ah. Okay, wait lang, Coach. Wait. Uy. Ayan. Ayan. Yung Miguel Alo and Benjo Penzon. Yeah. Pero parang masaya ako niyan, Coach, kasi dahil na yung last night ko yan, sabi ko sa sarili ko, nasabay pa pala ako kahit pa paano. Coach, totoo yan, totoo yan. Kaya pa rin pala. Coach, ito yung ano eh, na syempre pumunta ako dyan, nag-corner kami kay Miguel. Binati kita nung coach, niyakap mo pa nga ako eh, na sabi mo, uy bro, kumusta? Yun yung di ko malilimutan na unang meetups natin nun, Coach, na after nung competition sa Tough Guys, kasi hindi naman tayo nagkausap nun. Tapos nung binati kita, Coach, nag-ano ka, sabi ko, napaka-humble talaga nung taon to. Kaya sabi ko nga, kaya siguro nga talaga. Oo, na ano. Kaya, yes. Pero Coach, alam ko, marami ako natutunan yung laban eh. Pero napakasaya ko, after kahit bali yung, pag-overhand ko kay Miguel. May injury rin ako, talaga. Alam ni Miguel, nag-uusap pa kami niyan. Mga siguro 1 week. O 1 week pa before, after nila. Mundo nga, 3 days. Sa mga tinawas. Hindi na pakaalam nyo. Pero, siya mapag-drive, Coach. Drive isang kamay lang. Pero sobrang happy ako kasi nakapaglaro pa ako kahit na bago man lang ako tumanda. Oo naman, Coach. At saka maganda yung naging laban nyo dito. Hindi, ano. Si Miguel, nahirapan din. Diba? Diba, one-sided talaga. Talaga kay Miguel. Pero masaya lang ako kasi. Oo naman. Pagkakari siya ng maganda lang. Totoo yan, totoo yan. Isa to sa mga pinaka the best din na experience. So, next tayo, Coach, no? So, yan. Ito, family. Yan, ito yung family. Kaya number, yan talagang unang-una sa akin, Coach. Bukod kay Lord, ah. Totoo naman. Kasi dapat family talaga yung priority natin lahat in order na maging ano natin, no? By the way, Coach, yung pong anak ninyo, di ba, si Lance ang panganay nyo, ilang age gap ba sila niya? Four, Coach. Okay. 4 years din, no? So, parang nakita ko nga, Coach, yung time na, ewan ko, nung may pinosi ata kayo, sobrang, sabi ko, buti pa si Coach Benjo, naka-isa na ng, ano, naka-one down na sa, nakatapos na si Lance, yung binati nyo si Lance ng graduation. Actually, si Lian parang 1 year na lang ata. 1 year. Actually, na lang. Nice, nice. Parang house na, Coach.
Oo nga, ako medyo matagal-tagal pa ang biyahe. Alam mo kung sa to, mabilis lang yan, magugulat ka. Pero mukha lang matagal, pero magugulat ka talaga, graduate. Sabi ko nga, nagtanong daw yung anak ko sa FEU. Sabi ko, ba't ang mahal naman ngayon dyan? Dati nung kami, hindi naman. Sabi ko, oh, kasi sa FEU ako, U-Belt area. So, syempre, ano yan eh, hindi naman ganun. Ngayon, sa lahat naman talaga kasi nagmamahal na. So, let's see. So, next natin. Eto, yung fitness camp family. Yeah, family yan, coach. Nice. Ito yung talagang, actually talaga para mag-inta kang isang team, dapat naman talaga yung relationship is that hindi lang kayo magkaka-teammate. Kumbaga magkakaibigan din kayo. Yung iron sharpens iron. Totoo yan. Pero coach, ito para nakalaro ko siya before nung time na sa may nagpa-seminar yung Philippine team sa Blue Eagle. Ito, coach, yung katabi mo. Ito si... Ano ba ito? Nakita mo ba? Ito, coach. Hindi namin kita eh. Wait. Ito. Ayan. Yung katabi mo to, coach. Ito. Ah! Si Toy. Parang nakita ko lang siya or kamukha lang niya. Kasi nag-training ako dun sa ano yung parang seminar ng Philippine team. Sila Eros, sila... Yun. Pero yung mga coach, isipin mo talaga mga ano rin to. Nag-i-improve din to, naniwala at sila sa'yo. Lumakas sila, gumaling sila dahil din sa guidance mo eh. Ninyo ni Lance, actually. Thank you, coach. Talagang bibigyan naman namin lahat ni Lance para matuto sila. Yan yung the best talaga na ano. Actually, coach, meron din kaming ano eh. May estudyante kami before dito sa Qatar na nag- training dyan sa inyo, di ba? Ewan ko, si Christopher. Fabian. Yung best friend siya ni Jason. Nag-jujitsu na rin siya. He's in different team. Pero at least... Pumalik na siya. Nasa iba na siya. Nandito pa rin siya, coach, ang alam ko eh. Nandito pa rin siya sa Qatar eh. Na gano. Nag-work siya. Well, next natin. Ano ba? Eto. Medyo malabo lang, coach, pero ano yan? Lilinaw yan. Kaya priceless yan, coach. Masabi ko yan. Ito yung sinasabi kong namakyaw kayo. Overall kaya yata yan, coach, di ba? Overall kayo. Coach, nakapagod talaga yan, pero worth it na. Ilang matches kay si Lance? 9. Ilang matches ka dyan, coach? 3 lang, coach. Nakalala ko kasi yan, malakas na. Kasi Ardendo Bibaw. Ayun, kasi... May mga teammates ako from Hyper MMA na ano na lumaro din sila. Actually, 3 kami dyan eh. Na, isa pa yan. At least. Ayos. Yung coach, yung video ni Lance dyan. Sira ako kasi yung 100 na. So, lahat ng mga video fight niya dyan, wala na. Sorry ah. Pero... Pero grabe rin si Lance dito ha. May nakita nga ako doon, if I'm not mistaken, meron siyang inanaconda choke diyan na basta choke siya, nanalo siya ng choke basta. Sabi ko, grabe tong batang tong galing. Sabi ko, grabe tong batang tong galing pala nito. Sabi ko kay Coach Carlo, coach, ang galing pala nito. Oo, magaling yan, sabi ng ganun nung ano. Kasi ang nakalaban ni Coach Carlo, si ano, si Jay. Oo, inuwi ni Coach Carlo yung paa, nagmamadali. Oo, si Arvin nandito rin. Dito ko naging kaklaw si Arvin kasi, ewan ko ba, nakaaway doon sa kabilang. Hello, mga kaibigan ko rin yun from Batangas. Nakalap, nakaano niya. Pero well, anyway, yan, shoutout niya pala kay Arvin ha. Sa Malaysia rin siya ngayon, so, naano ko rin. Arvin Chan! Yan. Okay, next natin. Ayun, coach, wala na. So... Any last few words lang naman sa ating mga kapuhada. Ano yung mapapayo mo, coach Benjo, sa mga aspiring na nag-MMA and at the same time nasa field sila ng BJJ na nakakaramdam sila ng frustrations, na feeling nila hindi sila nagpa-progress. Ano yung mapapayo mo? Kasi yung panahon ngayon, coach, ng MMA. Sobrang
panonood ng mga videos. So, pag napoprostrate ka, enjoy mo lang yung journey. Huwag kang maprostrate, huwag kang magano. Kasi mag-i-improve ka pagka talagang sinapuso. Sa puso mo. Mag-double time ka, mag-double effort ka sa pag-training. Science na kasi. Science na rin ng MMA and BJJ. Yung katawan mo kasi yan, may injured yan. Totoo. Kulang ka sa mga mga kailangan mong kayin, maros natin, mga pagkakamintin natin, COVID. Tuloy lang, motivate mo yung sarili. Kasi talaga nakaka-burnout dyan yung MMA, ibang sport to. Oo, as in talagang every aspect ng pwede mong maano talaga is may hirapan ka talaga sa ano, kung hindi mo talaga siya isa sa puso yung ensayo, di ba, no, coach? Nasa puso mo, kasi minsan may mga problema tayo, may trabaho tayo, may ibang mapasok sa isip natin. So, kailangan talaga may time ka para mag-focus ka lang sa MMA. Sa bagay, tama yun. Kailangan discipline na, may jiu-jitsu, may wrestling. So, yun. Sa bagay, coach. As in, yun na nga eh. Pwede hindi ka marunong pag-ilag pa minute. Oo. How about naman kay Lance? Please charge. Okay. So, how about naman kay Lance? Ano yung mapapaya mo, Lance, sa mga bago rin na into martial arts? Yan. Na, kahit hindi jiu-jitsu, ano yung mapapaya mo sa kanila? Mapapaya ko lang, guys. Mag-work ng hard. Kasi yun talaga yung doon ako eh, coach eh. Dati, simula nung pagkabata ko, kahit na yung mga makakalaban ko, mga sobrang kilala. Kaya, matagal nang nag-jiu-jitsu, matagal nang nag-champion, ang layo ko na sa isip, coach, hard work beats talent. Totoo. Talent. Totoo. Kasi, kung masyadong skills eh. Ayun lang talaga, coach eh. Dati wala akong skill, more on ano lang talaga ako, conditioning, kasi yung tumuli. Sabi niya lang sa akin, maniwala ka sa technique mo. Pag di ka naniwala sa technique mo, hindi ka mananalo. Totoo. Bukod din sa pag-work mo ng hard, kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, hindi ka mananalo. Totoo yung question. Saka dapat buo lagi loob. Totoo yan. Meron tayong fighting spirit talaga na pwedeng ano yan. So, meron lang tayong konting ano tayo, coach, na segment dito. Mabilis lang naman. Which is what we call fast talk, no? Pero ano to, MMA related naman, hindi naman tayo martial arts related yung ating fast talk. So, unang sasagot si Coach Benjo and then followed by Lance na lang. Okay, question number one, lights on, lights out? Lights on. Lance? Okay, gi or no gi? Gi, no gi. Stand up or pull guard? Pull guard. Oh. Double leg, single leg? Okay, striker or grappler? Grappler. Nice. Freestyle or Greco-Roman? Greco-Roman. Freestyle. Yeah. Long hair or short hair? Short hair. Okay, then sprint or long distance running? Sprint, mas mabilis patapos. Okay, and then the last part will be deadlift or squats? Okay, maraming salamat. Ayan. Happy Father's Day. Yun, may gusto ba kayong i-shout out muna bago natin to i-end ng ating Puwada Talks? May mga gusto ba kayong i-shout out or pasalamatan? Shout out sa fitness camp, sa gym namin ni Papa. Sa family namin dito, sa bahay. Yes. Sa inyo and sa team namin ato, Subsport. Yes. Yan. So, ikaw, Coach Bench. Sa Peres ko, magpagaling kayo. Sa Subsport Philippines. Sa Sprawl, sa family ni Coach Joby. Sa lahat ng viewers. Salamat. Subscribe kayo guys kay Coach Matapos. Yeah. I love you. Maraming salamat din. Okay, yan. Para sa mga bagong podcast content and bagong video content, please like, share, and subscribe sa ating Coach Jovit Fitness and ating Porrada Talks, Not Your Ordinary Podcast. At labas na rin ang aking bagong clothing line na Never Doubt Clothing. So, sana way supportahan natin ito. Maraming salamat, Coach Benjo Penzon and Brother Lance. Mabuhay kayong lahat.
Thank you, coach. Maraming salamat.